Mayaman na nagpapanggap na mahirap? Bakit kaya di nagpapahalata yung mga ibang mayaman na sila ay tunay na mayaman? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Ay, grabe. Sa session natin na ito, super intriguing, number one. And super insightful po ang pag-uusapan natin, lalo na buhay ng mga tunay na mayaman. Minsan nga, di ba nakakapagtaka, yung mga tunay na mayaman ay magpakita ng kanilang tunay na yaman. At yung mga nagpapanggap, yun pa silang medyo, nagpapakita. Okay, alala ko tuloy nung ako ay laking divisoria, no? Nung minsan pumunta ako sa isang bangko at magde-deposit po ako ng aking pinaghirapang pera. Meron akong napansin na isang mama na sando. Oh, yung tapos yung sando, kitang-kita mo yung etiketa sa likod ni Marka Piña. Tapos naka-short, naka-chinelas, na may dalang bayon. Tapos nung napansin ko po, sabi ko, ano ba 'to, palengke? Bayo tapos naka-sando, no? Sabi ko, hindi naman mag-ayos ng maganda-ganda na sa loob ka ng bangko. And then syempre, ako ay nasa likod, and nung siya na magde-deposito, binaliktad niya yung bayon. Pagbaliktad niya ng bayon, bugkos-bugkos na pera ang lumabas. Noong nakita ko yung pera, sabi ko, sana ganun din ang itsura ko. Grabe, yun talagang, ito lang ang mga friendship ha. Hindi mo talagang pagkakamalan na talagang may pera siya. Oo, na talagang, wala. Akala mo nga, normal na tao, di ba? Pero yun, ang dami palang pera. Kaya pinag-aralan ko talaga ng gusto na intriga talaga ako. Bakit kaya may mga ibang tunay na mayaman na ayaw nilang malaman na marami silang pera? At ito ang aking mga observation. And then agree na lang kayo o disagree kayo kung tama ba itong mga observation ko. Pakisulat na lang. Number one, ang tunay na mayayaman talaga, gusto nila low profile, private lang ang kanilang buhay. Gusto nila normal. Ayaw nilang pakita talaga yun na ano sila, mayayaman, kasi ayaw nga nila ng attention. Yun! The keyword is they don't like attention. Kasi sa totoo lang, real talk po tayo. Pag ikaw, nagpo-flaunt ka at again, walang masama kung nagpo-flaunt ka. Choice mo yan, pera mo yan, di ba? Nagpo-post ka sa social. That's your right, wala namang problema. Pero ito yung na-realize ko. Tama sila eh. Napitin ka ng mga taong ika nga ay nangangailangan. Again, walang masamang tumulong. Pero hindi man na talaga alam kung tunay mong kaibigan o hindi pag marami kang pera. Do you agree? Di ba, hindi mo ba napapansin pagka ikaw marami kang pera, marami kang kaibigan at kamag-anak, wala kang pera, wala kang kaibigan, kamag-anak. Therefore, in English nga, I always say, money is indeed very relative. The more money you have, the more relatives you have. That's number one. Lapitin ka ng mga tao na hindi mo alam na talagang tunay mo kaibigan o talagang may kailangan lang sa'yo. Number two, ito yung na-realize ko rin. May nakapagsabi po sa akin, Chinky, huwag mong pasyado pakita. Ikaw, dami pera. Bakit? Lapitin ka rin ng mga bad people. Oo. Hindi mo na alam kung anong intention. We don't know eh. We don't really know. Kaya nga, nasa sa yan ha? Nasa sa inyong choice yan kung gusto mong magpakita o hindi. Number one reason yan. At number two, tunay na mayaman, ang goal kasi nila, hindi magpakita ng tao. Alam mong goal nila? Pakitain ang kanilang pera. O parang may nagsabi din sa akin na isang Chinese na super billionaire. Sabi niya, ito yung keywords ha? Ito yung Chinese word and I will explain to you. Tansi, boholang tsai. Let me repeat, tansim boho lang tsai. Pag ikaw ay kumita, huwag mong ipaalam sa ibang tao. Oo. Parang philosophy nila, hindi na bali na magmukhang ika nga ay simple, pero may pera. Huwag magmukhang yayamanin o nagpapanggap ng mayaman, pero wala ka naman pera. Hindi mo naman kailangan ipakita. I-shout out na talagang, Sa totoo lang, ito yung na-realize ko talaga, no? Lalo na kung meron kang gustong i-prove sa society, sa kaibigan, kamag-anak. O ito atin-atin lang, tokwentuhan lang naman to eh. Let's say ako, nag-trying hard ako, bumili ako ng isang Rolex watch na tunay. Tunay Rolex watch ko. Let's say, tumabi naman ako sa isang bilyonaryo. Yung bilyonaryo naman, at ito true story to, may kumakalat na isang bilyonaryo na nung siya in-struggling pa, gusto niya magka-Rolex, bumili siya ng Rolex, pero fake na Rolex. Pero nung umaman na siya, hindi na siya bumili ng tunay na Rolex. Parang kaya na niya bumili ng 1,000 Rolex, pero nawala yung niya.
Kaya parang as a humble reminder to himself, every time when he goes to a social event, he still wears his fake Rolex. Fake, ha? Let me repeat. Fake ang Rolex ng isang bilyonaryo. So, let's say ganito. Pumunta kami sa isang special event, nagkatambi kami ng bilyonaryo. Sa kanya fake, sa akin tunay. Sa kanya fake, sa akin tunay. Pero ang tanong, sa palagay mo, ano tingin ng tao? Kanino yung fake? Sa kanya o sa akin? Pakitype sa comment section. Tignan nyo, bastos naman talaga kayo. Diba, ang tingin pa rin sa akin ang fake. Sa totoo lang, wala kang dapat patunayan. Kaya nga tatanungin nga kita eh, Mr. Lakerns, 1557, Master Learner 2, at mga kulong. Deser, oo, di ba? Eh, syempre. Eh, ano ba yung status mo when it comes to, yun nga, tunay na mayaman? Ito, next. Ang tunay na mayaman, ito lang ang the reason why hindi rin sila nagpa-flaunt. It's a cultural thing. Yung values ba, especially for us Filipino-Chinese. Again, iba-iba po tayo. Again, walang masama kung gusto mo mag-flex. Nasasay yan, pero mo yan. Pero para sa aming mga singkit, no? Yung mahalaga sa amin talaga yung simple. When you say simple, yung kahit na hindi kami pagkamalang mayaman, pero ang mahalaga ulit, komportable ang buhay. At saka natuto na kami, yung parang natuto ako, especially ako, natuto ako na mabuhay sa wala. Kaya kung meron mang mga blessing, eh okay na yun. Pero hindi ko na kailangan pangalandakan. Opo. Next, ang tunay na mayaman po. Ito po ang na-realize ko. They learn how to practice yung true delayed gratification. They invest in themselves. They prioritize yung talagang mga mahalagang bagay sa buhay. And kadalasan po, lalo na kaming mga Filipino-Chinese, iniisip namin hindi lang po yung ngayon. Iniisip namin ano pong maiiwan namin sa susunod na henerasyon. Ano po ang makukuha namin pag kami po ay nag-retire na. Habang bata pa, malakas pa, kakayod talaga, kayod ng kayod. Pero pagdating ng panahon, para komportable ang buhay. Kasi ang pinakamahirap talaga, yung ngayon kumakayod ka, ngayon ginagastos mo, para pagdating ng panahon, maghihirap ka. And last but not the least, ang napansin ko sa mga tunay na mayaman kung bakit hindi sila nagpe-flex, alam po nila ano ang pinaka-ultimate goal ng pera. Ang ultimate ng goal ng pera, hindi lang pampaginhawan ng buhay. Ito lang po, ang ultimate goal ng pera ay makatulong rin sa kapwa. Name me, like for example, the billionaires, di ba? Mga billionaires, the late Henry C. Si, alam mo ba si Henry C, ang dami pong mga charitable organization ang mga natulungan. I think one of the billionaires si Gokong Wei yata. Gokong Wei was able to donate a school, no? Donate a school to a ano. So, ang pinaka-purpose talaga ng mga tunay na mayayaman is hindi lang gumanda ang kanilang buhay, pero para makatulong din sa kapwa. So, kung titignan po natin na i-check po natin. Again, reality check po tayo. Ang mga tunay na mayayaman, simple lang mamuhay. Di ba? Ayaw nila kasi ng attention. Di ba? Ang tunay na mayayaman, ang goal nila hindi magpakita sa tao. Ang goal nila, pakitain ang kanilang pera. Ang tunay na mayayaman, it's a cultural thing. Gusto nila, simple lang ang buhay. Di ba? Hindi nila kailangan mag-improve sa ibang tao. Ang tunay na mayayaman, they practice delayed gratification kasi ang tingin nila long term. And last but not the least, ang tunay na mayayaman, talaga, ang goal po nila is maging blessing din sa kapwa. Di ba? The purpose of blessing is for us to become... Again, kanya-kanyang diskarte to. Pili kayo, ikaw na nanonood. Ano ba ang tunay na mayaman sa'yo? Ano bang mas mahalaga sa'yo? Ano ba ang values mo? Kaya para sa mga taong gusto talagang magbuhay, yayamanin, ako, may good news po ako. At di nyo alam kung saan kayo magsisimula. I want to offer you a free, okay? A free webinar. Free to webinar para maintindihan nyo kung ano po ang tunay na ibig sabihin ng yayamanin life. Kung gusto nyo malaman kung ano itong yayamanin life, all you need to do is just visit this website. I-check out nyo na lang itong website na ito. Maraming salamat at sana naman na-gets nyo na kung bakit ganito mag-isip ang mga ibang tunay na talagang mayaman at yung mga nagpapanggap na sila ay mayaman. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.